Yo, what's up mga kaibigan? Nalingin na tayo magkwentuhan. Lakers, good news ba ito or bad news? At RJ Barrett, nagpapakilala na. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So alam nga nating lahat na ang Lakers ay nanggagaling pa lamang sa isang talo kung saan panalo na dapat ito. Hawak na nga nila ang 19-point lead and again muling nakagawa ng comeback ang OKC Thunder. At ang next game nila ay mamaya lang. In-upload ko ang video na ito ng 7:30 AM. Maya-maya lang, 10:30 AM ay kalaban nila ang Portland Trailblazers. Isang team na below expectations ang pinapakita sa season na ito. Sila ay may record lamang na 4 wins and 5 losses. Ang tanong ay good news nga ba ito sa Lakers? Dahil kalaban nila ang Blazers na struggling sa season na ito. Ngunit ang posibleng bad news naman ay ang lahat ng panalo ng Blazers ay lahat ng galing sa kanilang home court kung saan gaganapin ang game mamaya. 4 wins and only 1 loss nga ang record nila dito. Obviously, malaking dahilan kung bakit hindi gaanong maganda ang pinapakita ng Blazers ngayon ay dahil hindi nga natin nakikita ang Damian Lillard na nakasanayan natin. Ngayong season ay may average lamang si Dame time na 17.8 points, 3.9 rebounds at 8.8 assists per game. Not bad, ngunit si Damian Lillard nga itong pinag-uusapan natin. Isang player na kasama sa listahan ng 75 greatest players of all time. At supposed to be, nasa likod lamang ni Stephen Curry sa usapan ng mga pinakamagaling na point guard sa NBA ngayon. At sa pinapakita ni Damian Lillard sa season na ito, mas deserve pa nga ng tulad ni DeJounte Murray na makapasok sa All-Star kung magsisimula na ang botohan ngayon. Bukod nga sa mga stats na yan, siya ay 33.7% lamang sa field at 21.7% naman sa 3 points. Di ko nga alam kung anong nangyayari kay Lillard mga kaibigan. At kahapon lamang ay nagtala naman siya ng 4 points sa game laban sa Indiana Pacers. Ngunit eto na nga, ang tanong ay good news ba ito or bad news para sa Lakers? Dahil very unlikely na gumawa si Lillard ng 4 points sa isang game, good news ba ito dahil nagpapakita ito na hindi talaga magandang nilalaro ni Damian Lillard? Or bad news ito para sa Lakers dahil motivated ngayon si Lillard na bumawi at ipakita sa lahat kung ano ang kanyang makakaya? Ngayon ay tumungo lang tayo sa balita na out si Andre Iguodala para sa Golden State Warriors sa game nila bukas laban sa Houston Rockets dahil umano ito sa injury management. Ngunit most likely nga ay dahil lang naman ito sa back-to-back games ng Warriors. Bukas ay laban sa Houston Rockets at kinabukasan naman ito ay laban sa Atlanta Hawks. So wala naman dapat ikaabala dito ang mga fans ng Warriors. Namili lamang sila kung saan sa palagay nila ay mas kakailanganin nila si Andre Iguodala. At gusto ko din sana bigyan ng pansin si RJ Barrett. Kung hindi nyo nga nasusundan na mga game ng New York Knicks mga kaibigan, lumalabas ng pagiging number 3 pick ni RJ Barrett. 5 magkakasunod ng game na gumagawa siya ng 20 points o higit pa. At ang kagandahan nga kay Barrett mga kaibigan, noong hindi magandang kanyang scoring sa mga naunang season, nag-focus siya sa depensa. Kaya naman ngayon na maganda na ang scoring niya, malaking tulong na siya sa New York Knicks bilang isang two-way player. Kung bibigyan nga kayo ng tsansa na ulitin ang 2019 NBA Draft, si Zion Williamson pa din ba ang number 1 pick mo? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!